Lisa, tieni Jesus. Diciamo che tutti i numeri di convenzione. Breaking down with peace and order. Highest quality.
Thank you.
Thank you.
al multilingüismo. Algo que se está llevando a cabo con un mundo de cultura sobre la sociedad. Let me welcome
each and every one of you, Barangay Chairman of the City of Manila. Magandang umaga sa inyong lahat. We'd like to welcome, recognize our beloved pinakamagandang presidente. Eh, nag-iisa lang yun. Nanay, Vice Mayor, Nanay Laguna. Congressman na natupad din, Congressman Roland Valeriano. Congressman Yul Seco. Majority Floor Leader Joel Chua. Pangulo ng Liga ng mga Barangay, Leigh Lacuna. Sa mga Liga ng Barangay Officers, dalawa pa sa kanila ng volunteer. Kawawa naman. Napakalakit sa napakasakit ang ano. Alam niyo ba, dalawa sa Liga ng Barangay, very close to my heart, which is not, which is, you know, for that, that is true, sila yung unang-unang tinamaan ng clearing. Kaya lang, nag-volunteer naman. Kaya maraming salamat kay Itoy, kay Ana Delia. Wala na sila Barangay doon. Sa ating mga konsihal ng Maynila, kumayo po kayo, mga konsihal. Sa ating mga department heads, kumayo kayo at mga hospital institutional heads. Sa mga NGO na nandito ngayon, magandang umaga sa inyo dyan, sa bandang Wakali. Okay, magkalala. Hindi kayo mawawala. Hindi magkakaroon. Hindi rin kayo magkakaroon. Muli, sa inyong lahat, mga nandito, maraming salamat. No? Sa ating City Administrator Felix Espiritu, sa ating Secretary today, Mayor Bernie Ang, at saka yung dalawang katandem ko lagi, si Engineer Andres. Andres, magbulit-bulit ka palabas dito. Sa atin ang Senate ng Moral, ng DPS, ang mga kasama ko hindi nagtutulog. But anyway, ngayon araw na ito yung kasaysayan sa buhay ko, sapagkat sa awa ng Diyos ay ito po ay kasandang araw ng inyong lingkod bilang pansamantalang ama ng ating inamahang puso sa mga Pilipino. Ako ay naatasan ng mga taga-lungsod ng Maynila na pamunuan ang ating siyudad sa loob ng tatlong taon. Bagay na ating tutok din sa maliit kong kaparanan na gawin ang dapat nang gawin sa lungsod ng Maynila. Muna ako. Minsan, sa buhay niya, nakaranas na tayo ng ngiti, saya. We enjoy sometimes, or most of the time, especially tayo mga halaman tayo. Nakatikin tayo ng masasarap na tayo, nakapamasyal na tayo sa mga lugar-lugar, sa ibang dako ng ating bansa, at marahil sa inyo si Lord pa. Nakakabibang bansa. Marami na rin tayo natikman na masasarap sa sabay. Personal o bilang barangay officials. But sometimes, sa buhay natin,
kailangan natin huminto sa sarili. And I encourage each and every one. Ano na kayo? Buka muna sa sarili. Pagmuling yung mga. Ano ang naging kapalit ko? Sa ating sinasakot na pamayanan. Nakabuti. Pansamantalang solusyon at pangmahabang solusyon bilang kalangbay. Sapagkat yung ipinagkaloob sa atin ng ating mga kapitbahay ay karangalan may katala sa kasaysayan ng inyong pamayanan, ang inyong mga sarili na minsan sa buhay ng pamayanan ngayon na ako, si Juan de la Cruz, naging chairman. Ngayon, ang hamang sa mga tabay, kayo ang sumagot. Tutuwa pa kayo na tayo naglaan, na tayo nagbigyan ng pagkakataon. Ngayon, na itong kinakaharap nating siyudad ay nadulog mo, nangabulog, itanggi man natin wala na kayong maitutubli. Walang bigyan. Dala na ang mga pagnanais natin pakisamahan si Mare, si Pare, yung leader ko, yung kamag-anak sa mahabang naman nakasama tayo, pinakasamahan natin. Pero dumating ang oras, yung palang mga bagay na ikinitibalik at ang natin, siyang nagdulog ng syudad, ng katatayo ng syudad ngayon. Ngayon, masaya ba tayo ng Maynila, pamayanan, ating kinabibilangan, lugar ng kapanganakan, lumapit na kabuhok tayo at nagtagumpay na tayo sa ating mga sarili. Mga bulok ngayon, siya pa rin ang ibibigay natin sa mga anak natin. Masaya pa kayo na isang lumbok na syudad ang ipamamana natin sa mga anak natin. Hindi, kayo, okay na ako. Kaya sila, tiga sa puno eh. Hindi, okay na ako. May forbidden na ako eh. Ayos na, pwede na yan. Anong uri ng pamayanan ang ipagkakaloob natin sa mga anak? Ang sagot? Ano bang gagawin natin ngayon? Sapagkat yung kalalagayan ng syudad ng Maynila ngayon ay tanging epekto lamang ng mga bagay na ginawa sa nagdaan. Kung ang mga datos pag-aaral ay nagpapakita ng kalukuhan. Anong gagawin natin? Mapanoorin na lang natin. Yes, okay. May pag-aaral na na nakalulugbog na pangatlo sa nakalulugbog na pamumuhay ang susat ng Maynila. Hindi ko po pag-aaral. At sabi rin ng mga ahensya ng gobyerno, talagang napag-iwanan ng Maynila. Mare na rin, gumamit ng mga politikang salita, magbulaklak ang salita, para ikubli ang mga alikabok sa ilalim ng alkumbra. Pero hindi pwedeng ikubli ang mga datos na ginawa mag-aaral
hinchar tus piernas a la semana. Can you imagine? How can you pray to bring back the glorious days of the city of Manila when in out of 17, Manila is number 17? You tell me. How can you say that ang kapamamana ko sa aking anak, sa aking salinay ay maninis na pamayanan, ninisan kayo hindi makadaan sa reto ko? O mga taga-tundo, ilang taon, ilang dekada, mga taga-binundo, may nanay kayo, may tatay kayo, may anak kayo, sumasakay ng jeep, nagkakating kayo. Ang yata, etnen, ang biyahe po sa mga. Pero itinipinbalik ka na mga tao sa sama lang ang katulad ko. May bakit? Wag. Baka may magalik. Wag. Leader na lang yan. May tama naman. May huwag kayong magkamali, ha? Kung kayo'y malamit sa akin, lilimunin ko kayo. Maniwala kayo sa hindi. Huwag na kayo lumayo sa salamay-salam na ito. Makikita ninyo kung paano ko lumingon sa mga taong tumulong sa akin. Pero, bagay bang ipagpatuloy natin ang mga ganitong nakasanayan na? Bagay bang, ano yan, hindi na kaya yan. Na magbabago yan. So, itintitilok na nalaman ang iyong mga mata, ipapantay na nalaman ang iyong mga paa na walang nanggarap na kakaiba. May iwala rin nakakuha ang kakaiba at makakabda ng kakaiba ang mga mahal natin sa buhay pagdating ng araw. Tandaan niyo, kung hindi nalang ang birthday natin, ay nasusunulang na tayo. Ba, lima sa akin pa yung hindi natin isin. But what if, guess what if, nangyari yung hindi dapat nangyari? Anong uri ng pamahayagan ang kakarating ng mga apo, ng mga anak natin, at magiging anak ng anak natin, apo ng apo natin? Kailan tayong kikilos? Eh, itay na lang natin yung susunod. Pahala na yung susunod. O, awa ng Diyos. Twenty years after, ano ang nangyari sa Maynila? Uli din po. Narinig na ng iba yung isa niyo. Maaaring iba yung hindi pa nakapagaling. Dahil hindi nyo ako binigyan ng pagkakataon ng mga. Uli dito. 18 years ago, there is no such thing as taging BJC. Damo at talahin lang yun ng taging. 18 years ago, there is no such thing as Mall of Asia. Okada, Sunil, all these things developing in the south of Manila to Pasay and Manila. 18 years ago, Padre. Now, magiging Pili because of MRT 7. Kaya lalo yung tekiwa yung komunga. Yung ulo ngayon sa Rizal, sa Kapitolyo, ngayon, bakit yung comments? Paso, manlaluyong. Huwag na kayong lumayo. Pare-pareho naman tayo nakabalita ang araw sa Francisco. Anong balita sa Venezuela? Baha sa Venezuela. 2015, number one city in Metro Manila. Magpangalap ako,
marami pa. Balikin ngayon. 18 years after, to the days, ano meron sa Maynila? Kaya mga kapayan, mga kasamang itong halal ng bayan, hindi po mo nakasanayan na natin, tama na. Kaya kayo lahat, alisin niyo na sa isipan ninyo yung kulay ng politika. Walang orange, walang blue, walang dilaw, walang puti. Iisa lang tayo. Tayong lahat ay bata Maynila. Tigilan na natin ang ampalaya. Ampalaya? Maganda yan sa academics. Pero sa pamumuhay, hindi yan maganda. Tigilan na natin ang kapakitan, kainggitan. Sinong malakas, sinong mahina. Huwag na kayong lumayo. Tigilan niyo ang pagdududa. Huwag kayong madroga. Eh, alik lang ang tamang hinata, di ba? Eh, yun ang bungad ko. Yun ang bungad ko. Hindi nyo nakita. Si Eris ito. Kakamli ko. Huwag kayong lalayo. Bili. Sabi ko sa kanya, pare, ang sama ang pakita niya, baka lumabas, namumuli kita ko. Yung ibang barangay na hindi ko makampi, nagiba. Tapos yung kapatampi ko, hindi nagiba. Duro ang barangay niya. O saan? Hindi kinakausap. Tinuro, barangay niya. Katatayo lang. At ang barangay niya, alam mo ba no? Butika. Now you tell me, judge me. Am I doing this to set an example to each and every one of you? No. I'm doing this because binasa pa lang ang kapatid. Wala akong nakita. Letra at okay, open one. Hindi ko siniyasa kung sino ang katampi, kung sino ang kalaban. Wala. Wala kayong makarinig sa ang nakalulungkot ka, may mga adik pang chairman. Kita mo ginagawa eh. No. Si Eileen Toto, kumari ko. Chairman, kumari ko. Drogo para ngayon. Kailan? Isang araw lang. Sabihin ko, huwag na kayo kayo. Kasi gusto ko, wala kayo nalabas ng goal na ito. Maliwanag ang usapan. Rilito ko tayo. Rilito. Para na sa isang malalay masyadong iniibigil, inakabahan. Huwag kayo magkamali. Tapos na yung Mayo. Tapos na yun. Yung nagkataon tayo ng pagbabago. Hindi ibig sabihin yung may pinilita. Wala lang tayong choice. Sinong gusto manurog ng daycare center? You tell me. Sinong gusto manurog ng barangay yun? You tell me. Sino politiko? Magkakata na tayo sa isa't isa. Pero, wala! Bakit? Eh, mas mo rin nakakating mo kayo eh. Eh, kaya lang ba? Eh, pinapatapad mo. Dinising niya tayo. Magtigay ang kawala ko ba tayo? Kaya, nakakabayan. Isi, Pabibo,
nila kasi yan ang paniligwa. Imbis na umupo ka sa isang tabi, wala kang kakausapin chismoso. Tumingin ka sa langit, magmuni-muni ka. Ano nga ba ang layo yun? Ano nga ba ang ibig sabihin yung sinasaan? Hindi ko muna pwede ng susko. Hindi ko muna pwede ng yung dati kong amo. Ano nga ba ang purpose? Masama ba ang dahilan? Masama ba ang intention? Ito ba ay magpumunod sa hindi nagraran? O baka ito na! Baka ito na! Ito na nga ang iniintay ng Maynila. Baka ito na nga! Baka, hindi ko kayo masisi. Bakit? Dahil alam ko, dumating din ang panahon, nung mga nagkakaroon, marami sa inyong inapi ng alkalde. Dumating ang panahon, marami sa inyo, nakaaway ang alkalde. Marami sa inyo, may alkalde hindi nakamumpon, pinalitan kayo lahat. Kaya, nabawasan ang tiwala ninyo sa pamamuno ng lungsod. Kaya kaya kunin ito at akala natin yung nakagawian ng araw mangyayari pa rin sa atin. You ask us, Pino. You ask it. You ask it directly. If my body grow up with him. This is 100 days. Wala siyang narinig sa atin. Ano ninyo? And I think yung mga barkada niya ang amoy. Si Sipwa, Rob, kaibigan ko. Ang dami. Huwag kayong magkakamali. Hindi yan inumbok sa inyo na lang. Hindi ko kayo nakasama sa kalaman. Because, I made a commitment. Total, 44 ang palamago. Pasurero lang ako. Naging leader ako. Hindi ko na palalagpasin ang pagkakataon na ito. Yes. Kaya, kayo, mga chairman, sa totoo lang, marami sa inyo ang dito. Sa totoo lang, alam niyo kung pwede kayo sa akin. Marami sa inyo nakaranas kung paano ko kayo pakitunuhan. Marami. Kaya nga kung nalangkot kung nakaranalan lang. Dahil maraming hindi na ikalala. Pero bagay niya, tapos niya. Tapos niya. Let us move on. Manata ka, isipin mo, maniligtas ka. E kaibigan ko yan eh. O yung asin. Kami mas unang magkalapin. Bago na natin ang tiyan na mo niya. Kapasimpulan namin. So, my point is, ano ba ang gusto ninyo? Pureba. Nawala nang gagawin ang pamahalaan lungsod, kundi magsaayos na. Nawala nang samang intention. E bakit kung kayo hindi ikayat na sumama sa isang direksyon? At hindi tayo ang kanya-kanyang biyahe. Dahil kung may kanya-kanyang biyahe, wala tayong pupuntahan. Hinihikayat ko kayo na dumaan sa isang daanan. Tungo! Sana sa maayos na nang susunod. Pero anong katiyakan? Anong katiyakan na tayo magtatagumpay? Wala!
Pero mas mama mo kayo ng isama mo kayo lahat tungo sa isang daan, tungo sa isang landas, tungo sa pupuntahan. At least masasabi man lamang natin sa ating mga sanay tayo sa panahon natin, sinubukan natin magkaroon ng direksyon ng lungsod ng Maynila. Anong pahalagan? Anong partisipasyon at gano'ng pamalo ang partisipasyon ninyo? Aba, nagawin kami ng bayan. May kapitbayan tayo sa iyo. Normal yun. Pero at matagos, marami kang kapitbahay na gusto ka. Bakit? Kinikitsir ng kamay. Tama? Yung ayaw sa iyo, kahit naging ka pa ng halo, maging angel ka pa, demonyo ka sa paningin niya. Tama? Pero, maraming kang kapitbahay na nananalig sa iyo, nagtitiwala sa iyo, pinaniniwala. Yun ang hinihingi ko sa inyo. Tulungan po ninyo ako ipaliwanag sa ating mga nasasakupan ng intensyon ng pangalan ng Sosyang Maynila ay may tali ang tunay na pagiging kapitolyo ng lungsod ng Maynila. Gusto ko maging proud ulit na kapag pinanunta ng kapatayo sa Tanatala, sa Tundo, Maynila, sa Sampaloc, Maynila, sa San Andres, Maynila, sa Ilcamoros, Maynila, sa Santa Cruz, Maynila, Binondo, Maynila, Panlapan, Maynila. Matangos sa Tundo, kahit ang parte ng mundo. Ano ang nangyayari sa akin? Saan ka nakatira? Nandiyan. Sabi, bakit? Baka kayo mo yung alam ng kabuluhan sa pangbibig. Ikinalulungkot ko na rin. Samantalang, maraming Pilipinis sa abroad. Marami! Nagkakamali. Ano? Ang sa sila? Sa Kamukwe, sa Pilipinas, sa Maynila, sa Maynila, parin niya ko. E bakit nabagin ng Maynila? E bakit ang taga-parin niya ko na sa fraud na tawagin siya sa Maynila? Samantalang tayo nagpupubli. Bakit? That one way or another, deep in our heart, yes, at the back of our mind, nahihiya na tayong tawagin makang Maynila. Pero, nung kabataan nila, marami naman dito, parang tatay nyo lang. Kansis na kayo. Marami dito, parang tatay nyo. Eh, di ba nung kabataan ninyo? Anong sasabihin nyo? Ako, taga-Sampala ko. Taga-Maynila ko. Pero, isa ba? Nawalin sa sa'yo. Maynila din eh. Dumating nga mga ito, ayaw na kami sa Senate taxi. Sa Sundo? Yan ang masakit na katotohanan sa amin dati. Kaya, mahalaga ang pag-usap. Itong araw na ito ay isa lamang sa normal. Can you imagine? Can you imagine? Yung pangasun na ito, ito ay normal. Kung saan isinasama kayo ng pamahalang usod. Nagampanan na ating kumpuli sa City Development Council. Nung araw natutulungis kayo, patawag yung pala yung pinang-attendance ninyong binalik na sa CCC. O hindi niyo alam yun. Nakapirma na kayo. Isinubong attendance. Pero yung tumating kayo, ano nangyari? Wala ka! Eh, hindi ginamahagi namin sa isip. Totoo! Mataas ang pangarap namin. Ay, may bagay ka man hindi. Ano? Yung pangarap na ako, ginastos ko pera yun? Wala! Libre! Yan!
Panginoon na rin siya. Magkakagumpay ba tayo? Hindi mo naman yan ako. Kailangan mo naman ako eh. Hindi ko kaya ang isa sa mo. Sayang sa sasya ninyo. Hindi ako si Superman. Hindi ako si Batman. Hindi ako si Thor. Yan ang katotohanan. Wala kang magic power. Sana nga, naging Superman naman ako. Iikot mo ito, ibabalik yung pikata sa center. Kusama, malinis, maayos, mayabang, matayong, maunglad, mahilig, mayabang, ginagaya ang lusos sa Manila. Abay, bakit ginagaya? PLN, tinan yung lahat sila ngayon, may universidad. Saan galing? PLN. O, tinan yung lahat sila ngayon, may hospital. Saan galing yun? Hospital ng Manila. Kaya, Nay, alisin ko muna kayo. Let me strip you of your all of your powers and money. Let's talk as citizens of Manila. Tapi ko yung pagiging alcalde ko. Tapi ko yung pagiging chairman ko. Tao lang. Taka Manila. Masaya pa kayo. Hindi ko nakakaawa ng mga tayo. Kaya ngayon, mga marupaya, hindi ba kayo nanutuwa? Isang lang araw pa lamang ngayon. Balita na ang Manila. Yung ating mga nakagawian
ngayon tingnan natin yung pagpanggin ng muli. Yun lang naman ang papasunod. Hindi po muna kasanayan ay tama na. Kailangan natin magkaisa. So sa inyo po, dito lahat. Let me do this in front of you. Tapos na ang 60 days. Tapos na rin ba ang pag-release? Let me join you. Buong kapabangan mo. Ako po ay nag-inirmahan. And let me read it to you. Executive Order Number 43. An order mandating once a week. Isa lang. It can be 30 minutes, it can be an hour or two, but only once a week. Isang beses lang. Once a week, cleanup drive in respective offices and other facilities and areas within the jurisdiction of or under the care and management of Punong Barangays and concerned offices. Tanong, may postcas pa yun? Pero, manan, ayaw mo na.
yung mga maliliit na bagay na yan. Imagine ninyo, kung nakikita lang ng buong bansa, kung paano magtatagumpay ang Luso sa Maynila, kung nandito lang sila, sa dami ninyong halal ng bayan, kaya-kaya natin gawin itong mga pagsubok na kinakaharap natin. Kaya po sa inyo, pakikusap ko lang. Bibigyan kayo ng sisili. Dito, tatadaktak ang pangusin. Dito, hihingalin kayo. Pero dito natin may mapakita na yung simpleng bagay, ang laki pala kung maitutulong sa ating pamayanan. And I will not ask you, I will never ask you something that I cannot do. Nung sinabi ko, ipatalo nyo ang mga bata, sino nabigyan ng solusyon? Yung sakit ng ulo ng barangay na wala dahil sa utos na ginawa natin na ipatapat ang kagyo. O di ba na wala nang nagkakamon? Tama! Ano yung ibig? You have to give it to yourself. You have to give it to us. Sa simpleng utos, sa simpleng matas, na ginawa ni Jose Alice. Oh, nagtino ang Maynila. Oh, may nakapabalita mo ba naglatampon? At yung subukan nila, yuhoyo ang mamulang nila. Oh, ito daw yun. Isusok ako sa kotlo ng mga mamulang ngayon na pariwara sa kalamalana. Eh, nung araw tayo, pwede tayo sa sumuy. Pwede ba? Saan susunoy? Kapag tigilan natin kita ngayon, bakit? Sabi yung pinagyayaman ng mga minoritidad na ito? Na meron daw batas? Oo. Pwede tingnan natin, ito yung mga mamamula. Mas kabala pang tumira ng stainless. Kalabitin na naman yung masaway. Yung panganay ko sa masasada para makagawa ng eksena sa loob ng bahay. Ayun, isang sakuan, may pakuan. Mabagay. May kitbaka? Hindi. May kitbit ang namin niyo. At dahil sa pangangalaga, pagkikitis ang namin niyo sa akin, ito ang kumensara pa ninyo. Eh, ba napakilala niyo? Aba, inagawa ng nanay ko. Nagawa ng tatay ko. Kaya rin gawin ng mga magulang, ng batang niya, ipinaliwala nila kanilang anak sa isang oras na sabi. O di nag-inuman ang Maynila. At hindi ako binigil, papakala nila joke. Subukan nila. Eh, meron na ka magulang at pinagwalis ko eh. Kaya, yan, walang masamang intensyon. Anong intensyon? Pakalagaan ng minoritidad. Papanaguti ang mga irresponsable magulang. Bakit? Kung ayaw kayo, barangay chairman, barangay opisya, tayo, nagmamalasakit sa mga anak nila. May bagay lang na dapat sila kapagpas malasakit sa kanilang mga anak. Inalan nila yun sa kanilang sinapagulang. Inilaramos ko nila. Kaya nakapagulang. Mga siniklingin ba? Kaya ito po, pakiusap ko lang. Paliguan natin ang Maynila. Ang ipagam natin. Ang galing natin ang panin ng lungso. At tingin ko, bawat iskinita, bawat alin at inyong ulubay, kapag kayo maka ay nakiisa, tingin ko, kikinang muli ang lungso ng Maynila. Mga kapatid. Bilang ganti sa pakikipagtulungan ninyo lahat, bilang ganti sa pakikisa ninyo lahat, isa lang ang isusunod ko. Bagay, marami ang nakakapansin.
kung ang araw, gagawin kong araw. Ang gabi, gagawin ko pa rin araw. Dahil hindi ako matuto, hindi ako hihinto, hindi ako mapipigilan ng hinga, kati ng mata, hapdi ng mata, sa mga pagsusot natin na karating. No, I will not stop. I will move on. I will push forward. And it would be better if you are all on my side, not only behind me. Let's work side by side. For me, let me thank you for giving me opportunity to lead the city of Manila. Maraming salamat sa pagkakataon ng Indonesia. Maraming salamat sa ating mga kababayan. At hangat ko, sana kaawaan tayo ng Diyos na mabangon natin. Sasamahan ng mga taga Manila! Hindi pa pang Manila kayo. Wala magmamalasak sa ating mga batang Manila kundi tayo rin kapwa batang Manila. Magandang araw, pagpalaan niyo ang kailang program. Manila!